Good day mga katubo, ma'am and sir. Good morning sa mga lahat ng nanonood at nananatili ng aking video. Maraming salamat po sa mga viewers. Sa ngayon po, nandito po kami sa Sambales, sa Butulan, Sambales. Kasi magre-regrout po kami ng swimming pool. Malalim na po kasi yung mga pagitan ng tiles or bikat ng tiles. So yan po yung swimming pool. Ang unang gagawin po, din rin na yung tubig. Yan. Tapos siyempre po ang kailangan ng mga materials is ito pong grout, ABC grout. Puti po yung ilalagay namin para kita po kasi blue yung ano eh, para may border siya. Yan, ABC grout po. Sunod po yung special namin na pantimpla. Ito. Hindi lang tubig po, may panghalo po kami para matibay po yung grout kagaya po nito, halimbawa ito. Yan, pag ginanon nyo po, matigas. At saka yung ito po ang pangpahid ng grout. Kung wala pong ganitong mabili, pwede pong chinilas. Yan po, chinilas. Tapos po lagaring bakal. Ginagamit po ito pag mababaw yung grout. Kailangan kutkutin para malalim yung lalagyan ng grout. Yan po yung swimming pool. Kaya tabayanan po kasi gagawin namin yung pag-grout. Ito po yung mga grout, tingnan niyo po, malalim na siya. Ayan, wala nang grout. Ganito po yung may grout. Ayan, oh. Ayan. Ang cost po nito, kaya nawawala yung mga grout. Nasusubrahan po paglagay ng muriatic. Tapos hindi gaano na papasirculate po yung tubig, hindi na papandar sa tamang oras. Yan po yung kausa niyan. So maglilinis na po tayo ngayon kasi kailangan po matanggal yung kagaya na po nitong green, yung mga lumot-lumot. Ayan na po yung nalinisan. Kahit walis lang po. Yan. Ganyan po. Yan, pumuputi po siya. Yan. Sa mga may-ari pong magpapare-grout, kailangan tingnan po yan na kailangan po linisin para panibagong grout po. Kasi pag pinatungan yan na may lumot-lumot na ganyan, hindi siya gaano makapit po. Oh, ayan na yung mga ano nyo natanggal. At kailangan din po tuyo yung ano paglalagyan. May konting tubig pa dito eh. Ayan, kailangan po ipum. Kung unahin namin kasi dito banda sa malalim kasi medyo uulan po. Na tutubigan yung ano, swimming pool. Eh pag nag-grout na, wala na
ng problema. Maglilinis na lang, hindi na maglilimas. Yan po. Tuyo na siya. Yan. Kaya pala gamit tong lagaring bakal. Kasi pag may mga bato pong nakakalang. Yan po, kagaya nito. Kailangan tanggalin din. Or mababaw yung grout. Yan, para po. Yung mga ganito. Para kapit na kapit yung grout. Malinis na po yan. Ready to grout na po yan. Yan, ito po, maghahalo po tayo ng grout white. Yan po, ABC grout white F15. Baka may nagtatanong po, bakit nire-regrout yung swimming pool? Kasi kailangan kong palitan kaagad yung grout. Kasi habang lumalalim yung mga bikat ng tiles, ang sunod na po sisirain ng tubig at muriatic, yung waterproofing na po ng swimming pool. Kaya para iwas po sa leak, habang maaga pa po, kung makita nyo yung swimming pool nyo, mga ma'am and sir, na malalim na ang grout, kailangan nyo na pong ipare-grout para hindi na abutin yung waterproofing. Yun po ang benepisyo ng grout. Ito na po yung pantubig namin, hahaluan. Lalagyan ko na po, special po ito. Ayan o. May tubig siya. Tapos, may special na chemical na panghalo. Para matibay-tibay po yung grout. Pag tubig lang po kasi, medyo mabilis lang malusaw ng muriatic eh. Parang nag-alikabok lang yung grout. Kaya naghanap kami ng ibang panghalo para tumibay po yung grout.
Yan, sana po may nakuha na naman kayo ng idea kung bakit nare-regrout ang swimming pool. Ang iba po kasi yung ibang swimming pool dyan, pinapabayaan lang, wala ng grout. Saka dagdag pa rin po yun na maganda pagtingin ng ano, customer o mga guests. Kung resorts po yung swimming pool nyo, ito po resorts po ito eh, RL Sunset Resorts. Dito po ito sa Butulan, Sambales. Ayan, templahin nyo po na medyo malambot-lambot konti. Ayan po, ready na to. Ano, pang punas na po yan sa dikat ng mga tiles. Ayan po, maglalagay po ako. Ayan po. Hindi ba po maganda tingnan pag may grout na? Ito kaysa wala pong grout. Ayan o.
Yan po, nalagyan na ng grout, 'di ba? Mas maganda kaysa wala pong grout. Ayan po. Sa ngayon, wag pong padamihin yung pagpunas ng grout. Kailangan punasan ka agad po ng foam yan. Kasi pag dinamihan na po, nalagay punas ng punas, baka mahirapan na magtanggal ng mga tira-tira na yan. Kaya wag kong hayaan na pahabain. Para mabilis lang po. Ayan. Papakita ko po yung pagpunas. Tubig po na po may sa foam. Tapos ganyan pa ang pagpunas niya. Ayan. Hindi ho yung ganyan. Kasi pag ganyan po, nakukuha yung grout. Dapat paganyan po yung punas. Ayan po. Ayan. Ayan po. Maganda na po. Ayan na po yung mga ginawa namin kahapon. Ang sunod po niyan, muriatic na lang na light. Konting muriatic sa ilalagay, ihalo po sa tubig. Ayan po. Ito po, natapos na namin yung pag-grout. Ayan. Medyo madumi pa po siya kasi hindi pa sa niya namomoryatic. Mapansin niyo po, medyo maputi pa siya. Ayan, tinapos po namin ng 2 kalahating araw. Ayan, ngayon po, mag-acid na kami. Ayan. Meron na pala akong na-acid dito. Ayan po, malinis na siya. Yung isang side po. Ayan po. Malinis na siya. Kaysa doon po, maputi. And mamaya po ituturo ko yung pag-acid at saka pagtimpla ng muriatic. Kasi medyo light lang po yung muriatic dyan. Kasi pag matapang yung acid, matatanggal na naman yung grout. Pero siya matibay po siya ngayon. Ayan o, kahit daanan nyo ng kuko. Ayan po. Baka bukas po, malinis na namin to lahat. At magpapatubig na rin. Yan po, maghahalo po ako ng muriatic. Ganyan kadami po yung tubig. At ito po yung muriatic acid. Yan, pure po siya. Dapat pure po, hindi yung commercial yung nakasulat. Ito po yung pure o. Oh. Hindi itong pure eh. Yan. Ang ganyan lang po karami. At syempre kailangan nyo po ng paintbrush. Ayan po, D4. Para sasawsaw nyo
dito siyang pampunas nyo po sa tiles. Yan po, papakita ko. Yan po siya, punasan ko po. Yan. Namasdan niyo po, medyo ayos na siya, nawala na yung puti. Tapos babalnawan po yan ng tubig. Dami-damihan ko muna yung nalagyan ko. Halata nyo naman po pag ano, matapang yung acid na natimpla nyo kasi maamoy po at mausok, bumubula. Ayan, tingnan nyo po konti lang yung bula nya. Hindi sabihin tama lang po yung timpla. Yan po, pagkatapos niyan, babalawan po ng tubig para hindi masunog yung grout ng Moriarty. Po, sana may nakuha naman kayong idea kung paano mag-grout at maglinis. Yan ho, malinis na. Ito po yung hindi pa na acid. Mga hindi pa na acid dyan. Yan, ito naman po yung na-acid na. At nabaldawan na rin po ng tubig. Yan po. Good morning, yan na po, naglalagay na kami ng tubig kasi tapos na po regrout. Yan na po yung swimming pool. Yan, dessert marble chips po yan, nahasa. Ito po yung kiddie pool. Yan po siya.
Parang bago niya siya po uli. Inumpisa namin kagabi maglagay ng tubig. Alas 6, tapos yan po ngayon. Yan. Sana po may natutunan kayo uli na kung paano mag-grout. At pagpahid nito. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers sa walang sawang panonood. Sana po kung nagandahan kayo sa aking video, paki-subscribe na lang po at paki-like. Maraming salamat po ulit.